Jillian POV. Nagising ako nang wala si Carlos sa tabi ko. Bumangon na ako at naghilamos muna bago lumabas ng kwarto. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko si Carlos na nagluluto ng almusal. Di pa rin talaga siya nagbabago. Nakita ko naman siyang lumingon at nginitian ako. "Good morning, baby," saad niya at lumapit sa akin. "Good morning, hubby. Anong niluluto mo?" "Same as usual. May iba ka bang gustong kainin?" "Wala naman. Baka mamaya na lang." "All right," bumalik na siya sa pagluluto niya, at ako naman ay umupo muna sa counter. "Nahanap niyo na si Chanel?" "Hinahanap na namin, baby. Masyadong marami yung hideouts niya, at tagong-tago talaga. Kamusta na kaya ang baby girl ko? Baka mamaya saktan siya ni Seth or ano eh." "Hey, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, what? Nabasa mo ba yung sinasabi ng utak ko?" Pinatay niya ang kalan at hinubad ang apron tsaka lumapit sakin. "Don't think too much. That's bad for our baby," saad niya habang hinihimas ang tiyan ko. "I'm trying. Nag-aalala lang talaga ako kay Chanel eh." "Don't worry, baby. We'll find her. Siguro naman hindi siya sasaktan ng lalaking yun. And, if he did? Ibabato ko na talaga yun sa ilog, bahagya naman akong natawa kaya ngumiti siya." "Dapat ganyan lagi. Your lips are for smiling only, baby. Mas lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka," panlalambing niya. "Bolero. I'm not, baby. You're the most beautiful girl in the world," palihim akong napangiti, dahil kahit ilang taon na kaming magkakilala ay di pa rin nawawala ang sweetness niya. "Talaga lang ha," saad ko at tumango siya. "Kunin mo na nga si Andrew. Nang makapag-almusal na tayo." "Okay, but first," saad niya at tinuro ang pisngi niya. "Ano yan? Come on, you know what I want." Napailing-iling na lang ako, at mas nilapit niya ang pisngi niya sa akin. Hahalikan ko na sana siya sa pisngi nang bigla siyang lumingon, kaya nagdikit ang aming mga labi. Wrong timing ata ang pasok ko, biglang sambit ni Migs na ikinatigil namin. Nakita kong sinaman siya ng tingin ni Carlos, at bigla na lang itong tumakbo. "I'll go get Andrew," walang gana niyang saad at umalis. "Wow ha! Inayos ko na ang table at maya-maya lang ay bumaba na si Carlos buhat si Andrew." "Hi, sweetie," saad ko at hinalikan siya sa pisngi. "Hi, mommy," binaba na siya ni Carlos sa upuan niya, at umupo na rin kami. Few hours later, "Hello," tanong ko nang sagutin ko ang tawag. "Hi, babe," natigil ako nang marinig ko ang boses na yan. "Walang hiya ka, ang lakas ng loob mong tumawag. Nasaan ang anak ko?" sigaw ko. "Wow, chill ka lang. Baka mapano ang bagong baby nyo, paano niya nalaman?" "Nasaan ang anak ko? Bakit? Anong bakit? Nasaan ang anak ko? Bakit ko siya ibabalik sa inyo? Eh may bago na rin naman kayong anghel eh. Ina mo Seth, kampon ka ng kasamaan," sigaw ko habang umiiyak. "Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Hindi mababalik sa'yo ang anak mo," saad niya at pinatay ang tawag. "Ang sama mo," sigaw ko at binato sa pader ang phone ko. Napahawak na lang ako sa tiyan ko, at sumandal sa pader habang naiiyak, "Ina ka Seth. Makakatay talaga kita," bulong ko sa sarili ko at napaupo na lang sa sahig. "Carlos POV, boss ano yun?" biglang tanong ni Migs nang makarinig kami ng kalabog sa taas. Agad akong napatayo at umakyat papunta sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita namin si Jillian na nakaupo sa sahig at naiyak. "Baby," lumapit ako sa kanya at hinela ang dalawang braso, para makatayo siya tsaka ko siya niyakap. Maya-maya lang ay naramdaman kong bumagsak ang mga kamay niyang nakayakap sa akin. "Baby, wake up," sigaw ko. "Hala boss," sigaw nila kaya nilingon ko sila. "Yung anak niyo," nanginginig nilang sambit habang nakaturo sa baba. "Holy," napasigaw ako nang makita kong may umaagos na dugo sa binti niya. "Ihanda niyo yung sasakyan," utos ko. Tumango sila at lumabas na ng kwarto. Binuhat ko na si Jillian at bumaba na. "Hang on babies ko, I'll bring you both to the hospital." Gab POV, nandito kami ngayon nakatayo habang pinapanood si Carlos na umiinom, habang nag-insayong bumaril. Nalaman namin ang dahilan kung bakit dinugo si Bunso. Dahil dun, sobrang nagalit si Carlos at nakunan si Jillian.
Ang totoo nga, nag-away sila Carlos at Jillian kahapon sa ospital eh. Hindi namin alam kung anong pinag-awayan nila dahil lumabas na kami ng kwarto nun, at silang dalawa ang naiwan sa loob. Nasa ospital pa rin hanggang ngayon si Jillian, habang ito naman si Carlos ay naghahanda para sugurin si Seth. Carlos POV. Flashback. Ba't di mo sinabi sakin? Sigaw ko sa kanya. Hindi ko nakinaya. Nang sabihin niyang hindi niya ibabalik sakin ang anak ko, bigla na lang akong bumagsak. Sigaw niya pabalik. Jillian, alam mo namang buntis ka. Bakit di mo na lang sinabi sakin na tumawag siya? Hindi siya sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. Napasuntok na lang ako sa pader habang iniisip ang kalagayan namin ngayon. Nawawala na nga ang anak ko, nawalan pa ako ng isang anak. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Where's your phone? Kalmado kong tanong. I threw it inside our room. Walang lingon ay lumabas ako ng kwarto, at nakasalubong ko ang tatlo. Bantayan niyo siya. May hahanapin lang ako, hindi ko na sila hinintay na sumagot, at lumabas na ng ospital. End of flashback. I already located where's that man and I'm preparing to go to him. Masyado ka ng maraming atraso sakin Seth. Kapag ikaw nakaharap ko, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Talaga namang sumugod ka pa dito, Carlos ha. Give me my daughter back. Madiin kong utos, baka magising ang anak mo, saad niya habang hinihimas ang likod ng anak ko na buhat niya ngayon. Anong gusto mong gawin ko para ibalik mo sakin ang anak ko? Simple, ibigay mo sakin si Jillian, and I will give you back your daughter. Are you crazy? Gusto ko ngang mabuo ang pamilya ko, tapos kukunin mo sakin si Jillian. Hindi naman ata patas kung kayo lang ang masaya. Why don't you find your own girl and get a new life? Sigaw ko. Don't worry, I'm really getting a new life. With Jillian. Mawawala muna ako bago mo makuha sa akin ang asawa ko. Huwag ka puro salita Carlos. Gawin mo, saad niya sabay tutok sakin, nababaliw ka na ba? Ano? Idadamay mo ang anak ko. Ibaba mo ang anak ko, tsaka tayo maglaban. Sigaw ko at nagising si Chanel. Daddy, ngawa niya habang nakatingin sakin, at parang gustong pumunta sakin. Huwag kang malikot. Mamaya mabitawan kita. Give me my daughter back. Napalingon kaming lahat nang may biglang nagsalita. What are you doing here? Sigaw ko. Sabi ko, bantayan niyo siya. Sigaw ko sa tatlo na nasa likod niya. E boss, muntik na kaya kaming tapusin yan. Sumbong ni Migs. Oo nga, tinutukan kami kanina sa ospital. Saad ni Jeff. What do you want? Tanong ni Jillian at pumunta sa harap ko. You, sagot ni Seth. Deal, give me my daughter back, and leave my family alone and I will come with you. Take me wherever you want, just let them go. Nagulat ako sa biglang sinabi niya. What? No. I won't agree on that. Sigaw ko at hinawakan siya sa braso. Nilingon niya ako at tiningnan sa mata. I'm no longer carrying your child, walang emosyon niyang sambit. So, you're just gonna dump me and our kids? Carlos, do you think I want this? No way. Then why are you saying those words? 'Cause I want you and our children to be safe. Natigil ako at tumulo na lang bigla ang luha niya. Mahirap para sa akin ang mawalay sa inyo. Pero mas mahirap kung alam kong hindi ligtas ang buhay niyo. Mahal na mahal kita Carlos. Kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. I'm sacrificing myself for your lives, bulong niya. You said it yourself. You're no longer carrying our baby. I already lost our kid. I can't lose you too. Di ko namalayan na tumutulo na rin pala ang luha ko. I can protect you and our kids, Jillian. Don't you trust me? I do, but my decision is final. Tinanggal niya ang nakahawak kong kamay sa braso niya, at lumapit kay Seth. Deal, tanong ko. Deal, give me my daughter back. Utos ko at ibinigay niya naman sakin si Chanel. Mommy, umiiyak niyang tawag habang nakayakap sa leeg ko. Baby, I miss you so much. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Dahil alam kong ito na ang huling pagkakataon na mayayakap ko ang anak ko. I miss you too, mommy. Sweetie, promise me you'll be good to your daddy and kuya ha. Don't be naughty,
Always follow them. Especially your dad, bilin ko at tumango siya. Niyakap ko muli siya bago nilingon si Carlos. Go! Hinalikan ko muna sa noo si Chanel, bago siya ibinigay kay Carlos. No, no, no. You're kidding, right? If I can just say that this is all a joke. But, I can't. Umiling ako at pinunasan ang luha ko. Go, saad ko pero di sila sumunod. I said go, no, I won't leave without you. Yes you are. Ilabas niyo na sila, utos ko sa tauhan ni Seth at tumango naman sila. Nagtangka pang manlaban si Carlos nang hawakan siya ng mga ito, kaya nabugbog siya. Carlos, tumigil ka na. Pagmamakaawa ko at lumapit sa kanya. Baby, Carlos please, hinawakan ko siya sa pisngi, at hinalikan sa labi. Ilabas niyo na sila, utos ko at tumayo. Hindi na sila nanlaban at hinayaan ang mga tauhan ni Seth na palabasin sila. Nang maisara ang pinto, ay pinunasan ko na ang luha ko at nilingon si Seth. Ano yan? Walang gana kong tanong nang makita kung nakatutok yung hawak niya sakin. Kailangan na kitang tapusin. And why? Hindi pa ba sapat na pinagtabuyan ko na ang pamilya ko para sa'yo? No, it will never be enough. Hanggat nabubuhay ka ay may kaga ako. Di baling hindi ko na masaktan ang pamilya mo, mawala lang ang kanilang ilaw ng tahanan, ay dun matatahimik ang kaluluwa ko. May kaluluwa ka palang lalaki ka. Pero sige, pag natapos mo na ako, lulubayan mo na ang pamilya ko. Tanong ko at tumango siya. Then go, shoot me now. Your wish is my command. Ngumisi siya nang nakakaloko at kinasa ang hawak niya, tsaka muling tinutok sakin. Inihanda ko na ang sarili ko at pumikit. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng pagbukas ng pinto at putok. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong hindi ako nataman, pero agad akong nanghina nang makita ang taong nakayakap sakin. Carlos, ngumiti siya bago tuluyang bumagsak sa sahig kasama ako. Carlos, hindi ako nagdalawang isip na kunin ang armas niya, at paputukan si Seth. Nakita ko siyang tinamaan at natamba sa sahig. Nakita ko ang pagdating ng mga tauhan namin, pero ni isa ay wala akong marinig kundi ang pagiyak ko lang. Binuhat nila si Carlos at dumiretso kami sa kotse. Pagkarating namin sa ospital ay kaagad siyang dinala sa ER. Few hours later, napatayo kaming lahat nang lumabas na ang doktor. Duke, kamusta na ang asawa ko? Tanong ko pero hindi ito sumagot at yumuko lang tsaka umiling. 5 years later, kids, are you done? Tanong ko at binuksan ang pinto ng kwarto nila. Mom, can I not come na lang? Why sweetie, I have a lot of homeworks to do eh. You can finish that later son. Let's go visit your daddy first. But mom, wag nang mukulit Andrew. Magagalit ang daddy mo pag di nyo siya dinalaw. Tumango na lang sila, kaya lumabas na kami dumiretso sa kotse. Few minutes later, daddy, sigaw nila at lumapit sa daddy nila. Hi kiddos, bati ni Carlos sa dalawa at niyakap sila. Hey hubby, saad ko at lumapit sa kanya. Hey baby, hinalikan niya ako sa pisngi. Where's our baby? She's in the playroom. Oh okay, I'll bring them first. Chanel, Andrew, let's go to your sister, utos ko at lumabas na kami ng opisina ni Carlos. It's been 5 years since it all happened. Flashback. Yumuko lang ito at umiling. Natanggal na namin ang bala sa katawan niya. Unfortunately, comatose ang pasyente, anunsyo niya. Naramdaman ko ang nanlalambot na mga binti ko, at naramdaman ko na lang na bumagsak ako, at may nakasalo sakin. Kita ko pa kung paano sila magkagulo, hanggang sa tuluyang dumilim ang paningin ko. Nagising ako na nakahiga sa hospital bed, at nasa tabi ko ang mga kaibigan kong babae. Jillian, buti nagising ka na, bungad ni Reese. Agad akong napabangon nang maalala ko ang lahat. Si Carlos, kamusta na yung asawa ko? Umiiyak kong tanong. Jillian, kumalma ka muna. Paano ako kakalma kung alam kong hindi maganda ang kondisyon ng asawa ko? Sigaw ko. Pero makakasama yan sa baby mo. Agad akong natigil sa pagngawa dahil sa sinabi ni Kim. Baby, tanong ko at tumungo silang tatlo. Paano nangyari yun? Naguguluhan kong tanong. You know what? Let's just wait for the doctor. Tinulungan nila akong umupo ng maayos, at dumating na ang doktor.
Good morning, Mrs. Benitez, masayang bati niya. I assumed that your friends already told you, tumungo ako at nginitian niya lang ako. Wait, how did it happen? Nakunan ako, diba? Tanong ko sabay turo sa sarili ko. Technically yes, but we run some tests and found out that you're carrying twins. Unfortunately, na-miscarriage ang isa. So, all this time, there's still a baby. Yes. Congratulations, Mrs. Benitez. I advise you not to stress and don't get tired, dahil sensitive ang pagbubuntis nyo ngayon. Again, congratulations. May one ko muna kayo, palam niya at lumabas na. End of flashback. Nang maipanganak ko si Trixel ay tila nagkaroon ng milagro at nagising si Carlos. Para pa nga siyang ewan nung araw na yun eh. Nang makita niya akong may kargang bata, ay pinagdudahan niya akong anak yun namin ni Seth. Kaya, inexplain ko sa kanya lahat, at buti naman ay naniwala siya. Dahil kung hindi, hay nako. Bahala siya sa mundo niya. As for Seth, well, nakaligtas siya sa kamatayan at hindi sa kulungan ang bagsak niya. Alam niyo kung saan? Sa mental. Doctors confirmed that he has brain problems. He's a psychopath for short. Hi, mommy. Bati sa akin ng 5 taong gulang kong anak na si Trixel. Hi, baby. Did you behave well? Tanong ko at tumungo siya tsaka lumapit sa ate at kuya niya. Hi, ate. Hi, kuya. Bati niya at niyakap ang dalawa. Hi, Zell. Bati ng dalawa sa kanya. By the way, she is Trixel Charmaine Benitez, 5 years old, malambing, sweet, caring, short-tempered, matampuhin, at syempre sobrang cute. Malapit siya sa mga kapatid niya, even though iba-iba ang attitude nila. Yung looks niya ay mix kaming dalawa ni Carlos. Si Andrew, 10 years old na pero matured na mag-isip. Namana niya sa daddy niya ang pagiging cold, seryoso sa lahat, hindi siya nakikihalubilo sa maraming tao at kung ano pa. Also his looks, namana niya sa magaling niyang ama. Si Chanel, 10 years old din at medyo childish. Pero sa kanilang dalawa, si Chanel ang mas matured especially when it comes to problems nilang magkakapatid. She got all of Carlos' attitude and she got my facial looks.